sumubok ng tren sa bahagi ng Espanya sa Sampaloc sa lungsod ng Manila kaninang tanghali. Kuhang-kuha sa video ang ipakikita. Ito po mga kapuso, kuha yan ni Yusco per Paolo Ligue kung paano nayupi ang pinto ng truck na yan ay matapos salpukin. Bahagya pang naitulak ng tren ang sasakyan. Ayon sa pamanuan ng Philippine National Railways, mabagal naman ang takbo ng kanilang tren pero hindi naiwasang mabangga ang truck na pilit na itinawid umano sa rilis. Kahit hindi agad nakababa, swerte namang nakalipat ng pwesto ang driver kaya hindi siya ganong nasaktan. Pwede rin po kayong magpadala ng mga video litrato ng mahalagang balita. Mag-log on sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang salitang scoop, space, ang inyong mensahe, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po, yun lamang pong mga video at litratong pag may-ari nyo mismo ang inyong ipadadala sa amin. Ang negosyante at dating chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pinababa ng eroplano at siya ay matapos umano niyang tumangging mag-seatbelt o magsuot ng sinturong pangkaligtasan. Pero ang sabi ng naturang negosyante, hindi seatbelt ang ayaw niyang isuot kundi yung tinatawag na shoulder strap dahil nahihirapan daw siyang huminga kapag nakakabit yun. Nakatutok si Cara David. Isang eroplano ng Cathay Pacific ang naantala ang paglipad at bumalik sa tarmac kahapon para pababain ng isang pasahero na hindi umano pumayag magsuot ng seatbelt. Sa official statement ng Cathay Pacific, sinabi nito na pinababa nila ang pasahero dahil importante sa kanila ang seguridad ng lahat at bilang pagtalima sa Civil Aviation Department ng Hong Kong. Ang pasaherong pinababa ay ang negosyanteng si Francis Chua na nooy papunta ng Hong Kong para sa isang business meeting. Pero iginiit ni Chua, naka-seatbelt daw siya nung mga oras na pinabababa siya ng Cathay Pacific. Gayet ni Chua, buwan-buwan daw siyang lumilipad patungo sa iba't ibang bansa at lagi siyang nagsi-seatbelt. Pero kahapon, inilagay raw siya ng Cathay Pacific sa isang upuan na hindi lang seatbelt, kundi may shoulder strap pa na kailangang suotin. Sinuot daw niya ang seatbelt, pero tumanggi siyang isuot ang shoulder strap dahil may claustrophobia raw siya at nahihirapan huminga. I got suffocated. So every time I sit on that kind of seat, I talk with the stewardess. I got suffocated. If I could be dispensed with. That's your thing. Pero for the record, sir, naka-seatbelt po kayo? Oh, yes. Every time I go to a plane, the first thing I did, I sit down, automatically. Nakiusap raw siyang magpalipat na lang sa ibang upuan pero pinagsisigawan na raw siya ng head stewardess. Ibinalik na rin daw ng kapitan ng eroplano at pilit na siyang pinabababa. Gayet ni Chua, wala siyang nilabag na batas. Labis daw ang kahihiyan na idunulot nito sa kanya. The head stewardess, apparently, hindi naman ASEAN, no, she started shouting, no, you have to do this, if you're not, I'm going to get you unloaded. So that's the first time I ever encounter a stewardess treated a client that way. Every time we fly, no, I think even mom yourself, you just have a seatbelt. So if you require an additional, that seems something's wrong with your design. I think Cathay should apologize for that because it can happen to Mr. Chua, it can happen to anyone. Tumangging humarap sa camera ang Cathay Pacific, nakatakdang makipagpulong sa general manager nito, si Chua. Ipinaubayan na nila ang imbestigasyon sa Aviation Security Group. Cara David, nakatutok, 24 oras. Formal nang inilunsad ang tinatawag na K-12 Basic Education Program ng Department of Education. Ang mga papasok sa kindergarten pati na sa grade 6 sa Hunyo ay ang mga buwena mano makakaranas ng bagong sistema na yan. Nakatutok si Michael Fahad. Mga batang nakasalampak sa pasilyo at sahig o di kaya'y siksikan sa silid-aralan. Yan ang sumulubong sa pagkapatupad ng kindergarten sa lahat ng pampublikong eskwelahan sa bansa. Kahit pa wala nang mapaglagyan sa mga bagong estudyante. Dalawang buwan mula ngayon, muling magbubukas ang school year 2012-2013. Ipinagmamalaki ng Department of Education, hindi raw sasalubungin ang estudyante ng taong-taong problema sa kakulangan sa upuan at libro ngayong taon. Pero sa pagbubukas ng klase sa June 4, ibang sistema ng sasalubong sa mahigit 21 milyong public school students. Dahil simula ngayong school year, sisimula na ang kontrobersyal na K-12 program ng DepEd, kung saan obligadong mag-kinder ang mga 5 taong kulang na bata bago pumasok sa grade 1, mapapribado man o publikong paaralan. Hindi nagbago ang curriculum sa grade 1 hanggang grade 6. Pero sa bagong curriculum ng DepEd, ang dating first year high school tatawagin ng grade 7 bilang bahagi ng junior high school program ng K-12.
Ibig sabihin, ang second year high school magiging grade 8, ang third year magiging grade 9, at grade 10 naman ang kasalukuyang fourth year. Ang karagdagang grade 11 hanggang grade 12, tatawaging senior high school, pero kailangan pa itong maisabatas bago maipatupad. Aminado si DepEd Secretary Arvin Luisro, hindi pa perpekto ang bagong curriculum. May pagmamalaki natin na ang ating curriculum ay gawang Pilipino para sa mga Pilipino at handang tapatan ang kahit sino sa mundo. Sapat na po ang bilang hindi lamang ng mga textbook, kundi pati na rin ang ating mga upuan para sa lahat nating mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase. Bilang paghahanda naman, ayon sa DepEd, nagsimula na rin mag-training ang 140,000 na guro bilang paghahanda sa K-12 program. Ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, sa lahat daw ng bansa sa Asia, Pilipinas na lamang ang may 10 taong basic education curriculum at ikatlo sa buong mundo, kabilang ang dalawang bansa sa Afrika. Naniniwala si Aquino magbubungaw raw ito ng ginhawa, bagamat may mga problema pang haharapin sa pagkapatupad ng K-12 education program. May kukumpara ang 10-year basic education program sa force feeding. Bibigyan ka na 10 taong upang isubong, nguyen at ipasok sa iyong sistema ang mga leksyon. Wala pong pagkakataon ng kabataang namnamin ng kaalaman. Ang resulta, hindi napoproseso na mabuti ang impormasyon. Michael Vader Kadutok, 24 Oras. Kinig-nakilig ang Pinoy fans nang makaharap ng personalang internet teen sensation na si Grayson Chance. Pati ang Kapuso Twin star na si Barbie Forteza, tila nasa cloud 9 sa saya nang makita ang iniidolo. Yan ang chika ni Lars Santiago. Nagulat ang Pinoy fans ng international singing sensation na si Grayson Chance nang datnan nila ang twin star na si Barbie Forteza sa meet and greet para kay Grayson. Self-confessed fan ni Grayson si Barbie at naroon daw siya dahil gusto niyang muling makita ng malapitan ang kanyang idolo. Nang lumabas ang 14-year-old American singer, naging isang ordinaryong fan si Barbie na talaga namang kinikilig. Siyempre, magpapaka plastic pa ba tayo? Siyempre kinilig po ako, di ba? Masayang-masaya naman si Grayson sa napakainit na pagtanggap sa kanya ng kanyang mga tagahangang Pinoy. Ito ang ikalawang pagkakataon na pumunta sa Pilipinas ang teen idol at lagi raw nariyan ang kanyang fans na nag-aabang sa kanya. And I was super excited to come back to Manila and to end my Asia tour run here. And you know, I just love the fans here. They're so devoted and they're so loyal and I'm excited to be back in Manila. May ituturing na isang internet sensation si Grayson na nakilala nang maging viral ang kanyang YouTube video habang kumakanta ng kanyang version ng Paparazzi ni Lady Gaga. Lalo pa siyang nakilala nang ipalabas ng TV host na si Ellen DeGeneres ang video ni Grayson sa kanyang show. And the rest is history, ika nga. Lalong natuwa si Grayson nang ibigay sa kanya ang Golden Platinum Record Award para sa kanyang album. Ang mga fans ayaw paawat at sila pa mismo ang nagtanong kay Grayson. Binigyan din ng pagkakataon si Barbie na kausapin ang kanyang hinahangaan. I just hope you keep inspiring me and other people and writing very nice songs, and I'm just very happy and so lucky to get to meet you. Biglang tinawag at pinalapit sa kanya ni Grayson si Barbie. Hindi na napigil ni Barbie ang sarili at naglulundag siya sa tuwa. Yeah, Barbie, you know, I was super excited for her to come and she's super sweet and it was very nice to meet her. Di ba pagsalita? Na-flatter daw kasi ganun yung tingin niya sa akin. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Karumal-duma lang sinapit ng isang guro sa Pasig. Pinatay muna umano siya at saka ginahasak na isang lalaking kinuhang pintor sa bahay. Arestado ang suspect na umamin sa krimen. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Bumagsak sa kamay ng NBI ang 35 taong gulang na si Alfredo Micares, suspect sa pagpatay sa 25 anyos na preschool teacher na si Ana Isabel Santos. Ang masakit, ginahasa pa si Teacher Ana matapos pagnakawan sa sariling silid noong Marso 22.
Eksklusibong nakuna ng GMA News ang pag-amin ng suspek kasama ang kanyang abogado sa mga investigador ng Intelligence Service ng NBI sa kanyang ginawang krimen. Pagkagising, naglabas siya ng kutsilya, naglaalakang niya, pambunod, naaway kami lang. Naitulak ko na naitulak sa kanya eh. Nalang sa tinamaan siya sa bandang leeg sa likod. Kasama ang GMA News, nagsagawa ng crime reconstruction ang NBI sa crime scene. Kwento daw ni Mikares, ilang buwan na siyang nagpipintura sa bahay, kaya kilala na siya ng aso ng biktima. At alam niya ang pasikot-sikot sa loob. Pag nanakaw lang daw talaga sana ang kanyang pakay, pero nagising daw ang biktima. Nagtutulakan pa rin po kami. Siguro yung huli kong tulak sa kanya na Nagtangkang manlaban gamit ang kutsilo na nakalagay sa ilalim ng kanyang unan. Nagawang sugatan si Mikares sa kamay, pero nanaig pa rin ang lakas ng sospek at nagamit ang kutsilo para saksakin ng biktima sa likod at leeg. Nang matiyak na patay na si Ana, agad niyang kinuha ang iPhone, laptop, BlackBerry, iPad 2, iPad Touch at digital camera nito. Pero bago umalis, iniwan ko yan sa tabi ko. Sa carton, yung mga gamit bago ko dinaba. Medyo may pumasok sa isip ko na parang gusto ko siya rapein, ganun. Nangyari na, na-rape na. Sa tulong ng gwardiya ng subdivision, positibong nakilala at naituro ang suspect sa mga taga-NBI. Nagpasalamat naman ng mga kaanak ng biktima at umaasang magtutuloy-tuloy ang kaso para makamit nila ang hustisya. Gumaan ng kahit konti yung loob namin dahil nahuli na magkakaroon ng justice for Ate Ana. Ayon sa mga investigador ng NBI, isang bag ng tsokolate ang siyang naging susi sa kanilang investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Kung ito ay mga friends nito, hindi magkaka-interes sa tsokolate. Because kung nasa level sila ng mayayaman, hindi para kuhanin ang isang tsokolate. Prior to that incident, nagkaroon sila ng workers doon sa bahay nila na gumawa ng reconstruction ng bahay nila. So nagsimula ulit kami doon. May tuturing na namin ng NBI DID na nasarado na itong kaso na to at nagtagumpay na naman ang mahabang kamay ng batas, particular ng NBI, para madakip at ma-file ng kaso itong gumawa ng karumal-dumal na krimen na to. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.